Ito mga immoral, baka naghahanap kayo ng Kobe 6 na Grinch. Sa baba niya is itong Amiri naman. Collaboration pala ito with SNS. Ito nakalagay pala dito sa gilid. Hello YouTube! Kamusta kayo mga immoral? Magandang araw sa inyo. So, andito tayo ngayon sa Maysong MRT Boulevard Station. Pupuntahan natin ngayon yung bagong branch ng Fashion Delight, no? Yung dating Fashion Clothing is tinake over na ni Fashion Delight. So sila na yung nakatambay ngayon doon. O sa kanila na yung pwesto dito ngayon sa Maysong MRT Station. So pakita ko sa inyo kung saan to banda. So ito yung entrance and exit ng Shaw Boulevard Station. Ayun, nakikita nyo naman siya doon sa may taas, no? So pwede kayo lumabas dito, pwede na kayo lumabas sa kapila. Yung entrance ng Shangri-La is nandoon sa may dulo. So ayan, pag kayo lumabas kayo dyan, imbang lumabas kayo dyan, ayan, meron kayo may kitang hagdan dito sa kanan, ano. Pag kumanan kayo, baba lang kayo dito sa hagdan dito. Tapos yun, may kita kayong lagusan doon, ano, kung saan pumapasok yung mga tao, may nakatambay na guard doon. Punta lang kayo dyan. Pagpasok nyo dyan, nandyan na yung Fashion Delight. Ito mabago ako ng show. So ayan, nakikita nyo na yan dito mga kaimoran. Ayan, Fashion Delight Mandaluyong branch. Ayan, new arrival sila noong October 8. That's Sunday, no? So medyo isang linggo na nakalipas. So maraming sapatos dyan. Sinilip ko na yan noong nakaraan. Tingnan na natin kung ano mga available pa. Update lang tayo. So ayan, may mga sapatos lang sila dito, no? Marami-rami. Ito yung mga halo-halo na to. May mga unbranded na to, mga Chinese brands, mga China brands. Pero ayan, may kita ka dito, sumingit na Nike Blazer. Stussy daw. So di ko alam kung totoo to, no? So pero yung meron yan sila dito sa may banda dito, sa may pader na maganda. Ito yung mga branded talaga nila, yung mga luxury brands meron dito. So birol muna tayo ng konti. So tinan natin kung ano pa yung mga pwede nang makita dito. Imoral, size 7 na Air Max 97, no? Tapos may mga ano siya, velcro, ayun. Velcro, velcro yung iba't ibang parts niya dito. Madumi lang yung upper niya, tsaka meron ng mga paint skids, no? Dito sa may midsole. Ayan, presyo nito, 980 pesos lang. Air Max 97, size 7. Ito sa baba, ano? Meron ng off-white Air Force 1 dito. Size 9 naman to. Flewa lang dito, masyado na siyang beat and yellowish na talaga siya. Presyo nito, 2,800 yata. Wala siya nakalagay na sticker eh. Pero meron siya nakasulat dito. So may bandang ilalim. Okay pa naman yung outsole. Tapos dito sa baba, ayan o. Merong Balenciaga dito. Ngayon lang ako nakita ng gantong klase. Phantom. Hindi ko alam kung legit to. Size 8 US siya. Ayan, Pantong Balenciaga kasi nakalagay dito. So, 1,800 lang to. Talaga ba? Ah, 1,500 lang Balenciaga. Tapos dito sa ilalim, parang ano to, Gucci. Ayan, natili 3,800 pesos. Hindi ko alam kung anong size niya. Mga nasa size 7.5 yata ito. Madami lang yung canvas upper. No, hindi ko alam kung canvas o mesh. O, may pagka-canvas yata yung dating niya. Ayan, Gucci. Tennis, 1977. May insole pa siya. May Gucci din. Palagay din. Siya yung ilalim. Nandito sa kabila, may ibang Gucci pa dito. Ito size 44. So size 10 niya. Ayan. May mga star-star pa siya.
Presyo naman nito, ganun din, 3,800 pesos. Katabi niya is another Gucci sneaker. Ganun rin nito, oh. Ito mahal, 4,500 yata. Oh, walang sticker na nakalagay eh, pero based dito, ayan, 4,800 or 4,500. Siguro legit to, no? Size naman nito, size 42, so that's size 8.5. Ilalim niya, isa sa itong B23 low ng Dior. 3,800 din to. Size naman nito, size 41, so size 7.5 siguro, size 7. Another Gucci dito. Actually, dami luxury brand dito, no? Puro Gucci yan. Tabi-tabi sila. Is natin lahat yan. Kasi may mga nagtatanong sa akin din eh. Flex daw ako ng mga luxury. Ito, size na ito, hindi ko makita. Pero yan yung Gucci na yan. 4,800 pesos din. Ang ganda ng Gucci dito. Mga legit pa talaga. Ganda, no? Oh. Gucci din siya, 4,810. Presyo naman, ay, presyo try. Size naman na ito. Size 8. So size 8 lang para dito sa Gucci na to. LV. Ito naman LV. Hindi ko makita yung size tag niya. Ito yan. Ito mura lang to. Ang nawa sa 1,250 pesos lang. Siguro hindi legit yan. Kaya mura lang yung presyo. Ito another Gucci. 3,800 naman. Tignan natin yung size tag. Wala siyang size tag. Wala rin naka-imprint. So maliit lang to. Siguro mga nasa size 7, 7.5. Tapos ito pa. Pareho lang sila, no? May Gucci lang din na nakalagay. 3,800. Ito din. 3,800 din to. So isa pang LV sneaker. Puti pa sana. Kasi kailangan linisan. Mga fabric ano niya. Medyo gusty na. Size 9 naman to. Size 9, 5,800 pesos mga emerald. Yun na yata yung pinakamahal na nakita ko sa physical store, no? Ayan, ilalim. 5,800. Ayan, ito yung kapares. Pakita na natin sa inyo pareho. Ayan. On the heavy side siya, no? May bigat yung sapatos na ito. Pero maganda. 5,800. May kitaya natin mag-save dito. Ayan. So aside from sa sneakers, no, mga luxury, meron din silang mga luxury bags. Ayan, makita nyo, ayan, Gucci rin. Michael Kors, ito may mga presyo, 2,800. Ito may mga LV sa baba. Kate Spade, Prada. Ayan, no? Naghahanap kayo ng luxury bags. Ito, 2,800 lang. Ito, 3,800. Hindi ko alam kung anong brand ito. Ayan, may LV din yan. Ito, LV, 1,800 lang. Dior. Yung Dior. Ayoko siyang hawakan eh. 780 lang to. Charles and Keith. Tapos ito, Gucci. 2,800. Tapos meron pa yun dito sa taas. Ito, tabi pa nung cashier. May isa pang hilera dito ng mga luxury bags din. Tsaka sneakers. Yung sneakers eh, mga shoes sila. Talaga. So, ito. Anong brand to? Hindi ko mabasa yung brand niya eh. Ito, Chanel. Tama ba? Chanel ba yan? Oo, Chanel nga. Coach, Kate Spade ulit. May Chanel pa dito. Ayan, mga Coach bags and Chanels niya. Dahil dito, Gucci ulit. Ano ba to? Bubuyog ba to? Wasp, langaw, lamok, di ko alam. Size niya, hindi ko makita. 2,800 po. Presyo nito. Size 42. Ayan, nakalagay dito. Size 42. So, 8.5 po. Sa baba niya is itong Amiri. Naman. Maliit lang to. Presyo nito is 1,800 pesos. Size tag niya, ito nakalagay. 37 euro. 4.5 US. But parang sobrang liit yata.
So mura lang 1,500. Sorry, 1,800. Ito, ano bang brand to? Ah, Valentino. Luxury niya ito, ito. Nakita tayo lang ganito sa May Libertad, di ba? May Arnaiz Avenue. 8,800. Malaki yung size niya, no? Naka nasa size 9 o size 10 yan. Sa ilalim niya is another Gucci. 3,800 naman. Yung size niya, hindi na natin masabi. Ayan, size 41. So, size 8. May mga konting dumi lang, no? Pero malinis pa rin naman tignan, eh. Heel drag, wala din. So, maraming ganyang klase. Ayan, meron pa yan dito. Ito mo, mas mahal, 4,800. Hindi ko alam, ano, kung paano nila nabibase yung, ano, yung presyo. Titignan ko naman kasi pare-pareho lang sila ng design. Pero, nagkakaiba yung price, no? 4,800. May mga heel drag at saka 4-foot drags pa, pero mas mahal siya. Mas na itong LV. 4,800 din to, mga kaimoral. Check natin yung size tag nyo dito. Size 8. Maganda to, ah. Yung kalidad niya parang ayun, nakalubog talaga yung mga yan, yung mga branding. Alexander McQueen dito. May Louis Vuitton pang isa dito sa taas. Tapos parang meron pang illustrations. 3,800. Ito Gucci ulit ba? Gucci ba to? Oo, Gucci na naman. Ito, 4,800 naman ulit. Hindi ko makita yung size, eh. Meron siyang ano, serial code dito sa taas, pero hindi ko makita yung size tag niya. Ayan, 4,800. Itong leather shoes naman na to, siguro branded din to. Ferragamo, okay. Ayan, Salvatore Ferragamo. Ang ganda na ito, 1,800 na. Ganda. Tapos, ito, Versace naman. Size 40. Ang Ferragamo, size, hindi yun, size 5. Bakit 5 nakalagay? Malaki siya, eh. Ang Versace. 1,800. Size 40 lang ito. So, yun, may normal emblem ng Versace dito. Ito dito, may mga huling luxury brands pa dito. May nadamay na Air Jordan 1 Red 2 dito. Pero ayan, puro LV ulit yan. Ayan, LV ulit. Parang holographic pa yung nasa side panels niya. Presyo nito is 3,800. Pero hindi ko makita yung size tag, mga emerald. Ayan. Pag ganito, hindi ko na masyadong ifinafinag kasi hindi ko pa may insole pa ba o ganyan. Kasi hindi ko alam kung gusto nyo naman ng ganyan. Tsaka sa presyo nya na iba, hindi nyo rin, hindi rin naman kayo magkaroon ng interest, no? Ito, size 10 to. Tama ba? Air Jordan 1 Red Toe. Pero hindi to legit, mga kaimoralan. 2,800. Bigo ko yun ng pointer sa kung ano yung tinitignan ko para sa Jordan 1. Una-una yung swoosh. May kita mo naman kaagad na off yung swoosh niya. Malawayas itong Air Jordan Wings logo dito. Hindi siya masyadong nakalubog. Naka-embed dapat siya, malalim dapat siya. Ayun. Yun lang yung dalawang pointers na ibibigay ko sa inyo. Ayan. 2,800. Ito naman, Louis Vuitton din. 3,800. Ayun, no? Ito, Christian Dior naman. Size 35 lang, maliit. 1,800 pesos. Ito, ang dami nila itong klase. So medyo nakakaduda na tuloy kung legit ba talaga yung iba o hindi. Pero bahala na sila dyan. Size 9 naman tong Louis Vuitton sneaker na to. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Siguro i-research na lang natin kung anong tawag. 4,800. Ano yung ilalim nyo? Solid pa naman yung ilalim. Ayan. Makita nyo naman din sa leather quality kung okay siya. Usually pagka ganyan, nagbibitak-bitak na yan. Wala pa. Papunta pa lang doon. No? So, ito naman, sumunod. Louis Vuitton din to, no? Laki. Size, hindi ko alam. Mahaba. 8.5 lang.
8.5 lang daw itong Louis Vuitton na ito. Yan, may emblem siya ng LV dito. 3,800. Hindi naman yung ilalim. Yung nakatahiba yan. Maganda yung quality niya. Ito mga Immoral, baka naghahanap kayo ng Kobe 6 na Grinch. May 7 naman to. Yan yung itsura niya sa ilalim. 2,800 pesos. Authenticity nito, ay nabahala tumingin, pero sa opinion ko, is off naman siya. So, ito yung Kapares. Ay nabahala tumingin, ha? Ako yung, ano ko, sa akin lang naman yun. Ito naman mga Immoral, Balenciaga Triple S, size 39. Bigat itong sapatos na to. So, ito yung mga ganyan, hindi ko alam kung ganyan ba talaga yan. Kaiwalay ba talaga yan? Mukha eh, no? Kasi tingnan nyo dito. Basta, magulo siya. Hindi ko sinasabing legit to. Kaya nabahala tumingin. Pero ayan, 3,800 po. Chunky, bulky, chubby. Kung ano yung tawag sa sneaker na yan. Ayan, Balenciaga Triple S. So, dito sa side na to, mga Immoral. Ayan, ito yung mga siguro mga budget sneakers nila. Pero wala tong mga brands, ano? Mga China brands to, Korea brands, mga ganyan, ano? So, kung gusto nyo tumingin dito, yan, may mga tag 480 pesos. May Ultra Boost dito na, magkano to? 780 pesos lang. Ayan. So, may mga Yeezys. Ayan, Fila. Ito, hindi ko alam kung ano to. Pero mabigat siya. So ito, may mga Converse din dito na mukhang Converse pero hindi naman. Ayan o, no? Kung gusto nyo mga budget sneakers lang, mga simpleng sapatos lang. Ito, 580 pesos lang to. May leaning, ganyan. Ito, may Nike pa dito sa ilalim. Ayan o, no? 780 lang o, no? Size 7. So, pinagsama-sama na nila. No? In-organize na nila yung mga sneakers. No? May mga mahal, mga nasa pader. Mga luxury doon. Tapos dito yung mga, sabihin mo ng mga pang-NPC. No? Mga non-playable character sneakers. Kulit ng itsura na ito. Oh, diba, kala mo LV, pero hindi. Kulit to. 580 pesos lang to. Kung hindi naman kayo masyadong maano sa brands, yun, marami rin kayong pagpipilian dito. Below 1,000 lahat yan. Punta tayo sa kabila. Tingin pa tayo doon. Bago yan, ayan. Anta. 580 lang. Size 7, di ba? Ayan o. Sabi sa inyo, may mga ano rin dito. Hindi naman sila lahat yung unbranded or China brands. Ito mga Immoral Skechers na memory foam size 7. Sakura, ano pa to? Ano, may mga logo-logo or something. Ano lang Sakura? Ayan. 580 pesos lang. Maganda pa yung kanya. So, wala namang sira eh. No? Madumi lang siya. Padala ko to sa misis ko. Tingnan ko kung gustuhan niya. Ito naman small size. Adidas Drop Step. Okay lang dito. Size 4.5, 36 and ano to, 2/3, 1/3 euro. Size 580 pesos lang to. Ito naman, Vans sneaker. Size 6 women's lang to. So, cheetah or leopard pattern. 580 pesos only. Ayan, wala pa naman siya masyadong putpod sa ilalim. Ayan, kita nyo naman dito. May nakita tayo dito, Adidas Forum. Ganda na ito. Kaso, ano na yung insole niya? Medyo balo-balo-top na siya. Size naman nito 36 euro. So, maliit lang din siya. Dumi lang din. Labad nyo na lang sa sabon tsaka bleach itong sintas. Para pumuti ulit ito, leather naman yan. Madali lang matatanggal. Ganda. Yan yung outsole niya. 580 pesos lang din.
So punta na tayo dito. Ito, ito na yung mga sneakers talaga, no? Dito sa may bandang likod. Dito sa taas may nakita tayong Air Jordan 1. Anong tawag dito? Smoke gray? No, yun nga yata. Hindi ko sure kung ano yung exact ID niya. Pero size nito parang 4.5Y lang siya. UK3. 780 pesos lang to. Hindi ko alam kung tama ba yung kulay nito ng ilalim. Pero feeling ko off siya. Pero kayo na po bahala. Since GS size naman to, baka ganyan talaga yung itsura niya na, no? So ayan, smoke ray. Maliit lang size niya, 4.5Y. Ito, nakakatawa. Hulk Marvel Comics, 1,250 pesos. Hindi ko alam kung anong brand to. So Marvel lang ba talaga siya? Size 8 US. Ah, okay. Leaning yung kanyang collab with Marvel na nakalagay dito. Hindi ko alam kung yan talaga yun, ha. Hindi natin alam. Baka ano lang yan, insole lang. Pero wala kasi ako nakikita. Ah, hindi, ito meron pala nakalagay dito. Ayan, leaning. Leaning nga to, 1,250. Ayan. Wala pa namang ano to. Parang bago pa yung itsura niya. Madumi lang talaga yung midsole. Siguro kasi natampak. Ito naman mga Immoral, size 9 na Kyrie Infinity. Ito, madungis lang. Nililinis nila ito nung nakita namin ni Kinito, eh. Pero baka pinupunasan lang nila. Hindi nila pinaprush talaga katulad ng mga ibang sellers. Ito, 1,250 lang din. Heel drag, very visible na. Yung 4-foot drags niya is meron na din, ano. Natanggal na yung mga ano ng logo ni Kyrie dito. Hindi ko nga bulabulaklak pa siya. Ito naman mga Immoral, size 8.5 na leaning sneaker, no? Yung mga itsura ng leaning na sapatos, kakaiba yan, no? 1,250 pesos lang din to. Madumi lang din. Yung suelas niya okay pa, wala tayo masasabi dyan. Hindi ko alam kung anong nire-represent itong 92 na to. Pero yan, meron yan dyan. Meron yan dito. Meron yan dito. So, ayan, 1,250, size 8.5 US. Ito naman, size 7 na Nike running sneaker. Ano ba nakalagay dito? Check natin. Ayan, downshifter. Ganda ng silhouette na to, no? Maganda yung shape niya. Kahit pati yung ito sa edibod, no? Patulis lahat, eh, no? Ito, ano dun, eh? Itong umaakma dito sa may logo ng Nike, yung shape ng sapatos. Ganda na ito. Tapos ang gaan-gaan pa niya. Ano namang issue sa sockline at saka sa collar? 1,250 pesos din. Nike downshifter. Ito naman mga Immoral. Checkerboard pants. Size 6 men, 7.5 women's. Collaboration pala ito with SNS. Ito nakalagay pala dito sa gilid. 980 pesos lang. Yung SNS, nakalimutan ko kung anong ibig sabihin niya. Pero nakipag-collab na rin sila sa Adidas, sa mga Ultra Boost nila, tsaka sa iba pang sneaker brands. Ganda nito, kasi maayos pa yung outsole niya. Walang kapod-pod-pod, walang separation. Tapos yung pagka-vulcanized nung ano niya, maayos din. Ano? Ayan, no? 980 lang, size 7.5 women's. Ito, size 5.5Y na Giannis Freak 3. Ito yata yung Freak 3, no? 780 lang, oh. Ayan yung outsole niya. Ano namang issue? And 34. 780. Ito naman, Reebok na... Anong tawag dito? ZGK something. Size 8.5 naman to. Ito totoong presyo niya, 1.5. Kasi nakalagay dun sa kabila, 1.5. Sa kapares. Ito, hindi ko alam kung saan galing to. Pero, ayan po. Madumi lang yung kanyang upper, no? Kailangan nyo lang puskusin din. Pero yung midsole niya at saka yung outsole niya, wala namang issue masyado. Yan. Ganda pa ng ilalim niya. 1,500. Ito lang collar. Medyo nag-bacon na. Although, hindi naman siya garter. Pero ayan, deformed lang siya. Ito yung likod. Ito, isa pang Giannis na size 7 ulit.
break 3 ulit ito, 1,500 naman yung presyo na ito. Mas maganda yung kulay na ito kumpara dun sa isa. Isa napaka-generic ng kulay. Ito mas maganda. Ayan. Yun yung ilalim. Okay na okay pa to. Siguro pwede pa panlaro. Maliit lang, size 7. Pero kung kaso sa inyo, mga point guards dyan, no? Ano yun na to? Ito naman mga emerald. Size 9.5 na KD. Ayan. 1,500 pesos. Man, yung air bubble niya. Kita nyo naman yung mga needles sa loob. Mga okay pa naman to. Hindi naman madulas yung ilalim. Ayan. Maganda pa yung traction na ito. 1,500 nga siya. Makapit pa. Pinsa kasi mararamdaman mo kung matulas na yun. Pero ito okay na okay pa ito. Ito, size 9.5. Ultra Boost Climacool. 9.5 siya. Presyo na ito, 1,800 pesos. Okay naman. Wala problema. Okay lang. Ayun, may maralo. Nike Zoom Windflow, size 10. Ito nga lang, medyo bugbog na yung midsole niya. 1,500 pesos yung presyo. Yung upper niya, gamit na. Yun yung masasabi natin. Ano. Signs of usage talaga, masasabi mo dito. Pero yung outsole niya, hindi masyado putpod. Yun, talagang creasing na yung kanyang ibang parts. Ito may Air Max 97 dito sa baba. Size naman ito, size 10. Yung kulay niya, pinapaalala niya sa akin is yung Fragment Air Jordan 1. No? Blue, black, and white. 1,800 pesos lang to. Hindi ko alam kung nangyari dyan kung ganyan ba talaga yan. Ayan po. Isa pang Nike sneaker. Ang ganda na ito. Romero 16 naman. Ayos, ano? Ang ganda ng silhouette. Ang ganda ng shape niya. Size 8. Size 8 lang, kailangan nyo lang linisin. Ayan. 1,800 pesos. Ayan, okay pa to. Collar, sock liner, wala namang problema. May insole pa. Maganda pa yung outsole. Madumi lang talaga. Yun lang kailangan gawin, linisin. So, ayan, 1,800. Size 8. Ito naman, triple black na Air Max 90. Size 9.5 naman to. Yan, kailangan natin kumuha ng ilaw kasi parang wala kayong makitang detalye. Pero ayan siya. Okay pa naman, wala namang issue to kahit ano. 1,800 pesos din. Sa baba is itong EQT Boost naman. Which is mukhang fragment color din. Ano? Ang kulit ano. Pero sige, tingnan natin yung size tag niya dito sa gilid. 1,800 pesos to mga emerald. Size 9.5 po. Ito. So, ayan, madumi lang talaga yung kanyang upper. Yellowing na yung part ng cage dito. Pero malambot pa yung mga fabric parts ha. Okay na okay pa. Wala naman kahit anong sira. Ito nga lang, matigas na yung suede part dito. Pero yung boost niya, okay. Outsole niya, makapal pa. 1,800 pesos. Ito naman, isa pang Air Max 90. May moral. Size 8 lang din to. Hindi ko alam kung ito yung laser blue na color o royal siguro. Hindi ko din sure eh. Ayun, ang ganda pa ng shape niya sa likod eh. May signs of crumbling na ba? Wala pa. Ano bang year nilabas to? Nilabas to 2020. So buhay na buhay pa to sapatos nito, lalo na kapag pinagsusuot to ng previous owner. Kayang to, maliit lang, size 8. 1,800. Ganda sa ano. Yan yung outsole. Ito mga emerald, pakita ko sa inyo itong Yeezy na ito. Maganda ito eh. Actually, yung pattern niya dito, okay. Mukhang tama naman sa paningin ko. Size, ano ba ito? Size 10 yata ito. Tapos yung midsole niya, ano, hindi pa ganun kadilaw. Okay na okay pa. Maganda rin yung shape niya. Ayan. Pero hindi ko sinasabing legit ito, mga emerald. May mga magagaling na OK vloggers dyan na madali lang daw mag legit check ng Yeezy. Kaya sa kanya nyo ipatingin to. 1,800 lang to. Ayan. Tapos dito sa ibaba, meron siyang ASICS gel. Ano to? Content 4. Size nito 41.5. So US size 8.
presyo niya 1,000 walang sticker eh. Hindi ko masyado mabasa yung presyo niya. Ang nasa 980 lang yata, 880 pesos. Para pang isang bag Air Max 97 ulit dito. Ayan. Size naman ito, size 9.5. 1,500. Ang ganda, no? Ang ganda yung color combination niya. Parang Fear Force, no? Yung dating nung kulay niya. Gray, ash gray, itim, no? Tsaka puti. Yan, 1,500 pesos. Okay na okay pa ito. Ang ganda. Sa taas ito, may silver bullet dito ng Air Max 97 ulit. Size naman ito, size 9.5. Siguro 9.5 women's to. Ay, no. Magkasin laki lang sila. Ang asa silver bullet, ano, 1,800 din to. Yung silver na sapatos na parang hindi nagsusumigaw na silver siya. Kasi hindi naman siya ganun kahintab, no? Pero silver. Yan po yung outsole niya. Ito sa ilalim, meron pa dito isa pa, A6 ulit. Gel content 4 ulit. Size naman na ito, size 41.5 US 8 din. Kaso yung insole niya, Nike. Ganun ang kulay nito, parang cream, tan, yung dating ano. Ayos to, no? Kung titignan mo siya, parang siya yung ano, yung Spiridon ng Stussy Nike. Yun yung naalala ko sa kanya. 1,250 pesos. Ito naman yung kanyang kapares. Nike pa din yung insole. Nalitan siguro nung previous owner. Pero okay naman to, no? Wala ako nakikita kahit anong issue sa kanya. No sole seps. Ito lang deformation nung sa collar. Pero maayos mo naman yan. Pogi nito. Baka naghahanap kayo ng Burberry no, na sapatos. Ito na yun. 1,800 pesos lang to. Tama na nga lang dito. Ano kalagay dyan? Burberry. Size niya hindi natin masabi. Siguro naman nasa size 8.5 siguro. Ano bang size to? Size 8 to, di ba? O, size 8 to. Mga nasa size 8 din yan. Burberry na yan. Jordan 1 na yan, hindi ko na ipapakita yan kasi hindi naman yan legit, hindi rin maganda yung kopya niya kasi ang taba nung swoosh. Kitig niya, no? Taba nung swoosh eh. Ito na lang, pakita natin sa inyo. Itong Yeezy na to. Hindi ko alam kung anong colorway ang tawag dito, pero 1,800 siya. Malambot din naman yung kanyang midsole, ay yung kanyang boost pala. Check natin yung size. Ito mga kay Moral, no? 1,800 Yeezy. Lagay ko na lang kung anong colorway yan dyan sa baba. Ito naman mga kay Moral. Size 10 naman to ng Pure Boost. 1,800. Actually, yung Pure Boost, kung titignan ko, parang hindi siya masyado naluluma. You know? Unless, nanilaw na yung boost niya. Pero yung upper niya, solid eh. No? Minsan lang makakita ng tastas sa mga ganyan. So, ang ganda pa ng ilalim niya, parang may pagka-climacol pa. So, ayan, 1,800 po. Size 10. Pure Boost. Ito naman mga Emerald Puma, no? Pero hindi siya Puma suede, no? Pero ang ganda ng silhouette niya. Para siyang gazelle yung dating na yan. Size 8.5 po ito. Hindi ko alam kung anong exact ID. Pero 1,500 po yung presyo niya. Yan kanyang condition ng outsole. Okay naman, pakita natin sa inyo yung kapares, no? Walang issue. Maganda pa to. Ayan. Diba? Ang ganda nung ano niya. Parang hindi kayo masyadong generic na Puma suede niya. Pwede niyong kunin to. Ganda. Ito, ayoko sana ipakita pero tinitignan na yun. Tinatawag niya ako eh. Size ano to? Size 8.5 na Nike Air Force 1. Pwede ko siya matawag na parang mocha. Ano? Kasi sa colorway niya tsaka yung ito yung kulay ng brown. Supline issue, wala. Collar, okay. Nadumi lang yung upper. Hindi naman naninila yung midsole. Buo pa yung pintura nito dito. Ayan. Although may mga konting chippings, pero buo. Outsole niya, ayan. 2,800 pesos po. Ito mga immoral o pirate black na Yeezy 350 V2. Hindi ko alam kung reflective to. Pwede na natin tignan, pero hindi na, okay na tayo. Presyo niya, wala akong makita. Nandito lang yan dapat. O baka meron siyang sticker dun sa kabilang sneaker. Tingnan natin. 1,800 po yung presyo.
yung Pirate Black na to. Ito mga Immoral, another running sneaker, Pegasus yata to, hindi ako sure, pero 1,800 siya, size 8.5. Ano naman po net, creasing lang dito sa midsole, kitang-kita na may konting heel drag. Forefoot drags wala naman masyado, wala rin naman natatanggal pang pads ng rubber dito sa outsole niya. Okay to. Para siyang grapes, no? Ito yung kulay niya, yung teal at saka yung purple na yan, o yung comfort na yan. Insole nandyan pa, polar supply na wala rin naman issue. Wala rin naman sole separation. Ito mga Immoral, no? Nike Zoom Fly 5. Ito yung mga gusto kong sneaker eh. Zoom Fly, kaya yung Wind Flow. So ganito yung shape niya sa likod, no? Tapos running sneaker, ito chunky. Size 10 po ito, 1,800. Siguro kung naging 8.5 o 9 to, napag-isipan pa natin. Pero ayoko na magsuot na masyado malaking sneaker. Yan yung ilalim niya, wala pang put-put. Ito naman mga Immoral, size 9 na Yeezy 300 o Yeezy 350 V2 Cinder yata yung tawag sa colorway na to. Size 9 lang siya, 1,800 pesos. Actually maganda yung shape nito, mataas yung dila niya, ano? Tapos yung sa likod niya is slim. Okay naman. 1,800, makapal pa yung suelas. Nalang panalo pa to mga Immoral, eh. Okay sana. Kaso medyo mataas pa, itayo muna natin mag-sale to. Let's try natin i-cap to dito. Ito mga Immoral, pakita ko na rin sa inyo to. Air Force 1, size 7.5. Ayan, parang ginawang snake skin. Yung ano niya, yung upper. Tapos kunwari collab siya with Willow, kasi ganun yung color, yung color scheme na kinuha nila. Pero ang alam kong ano ng Willow talaga is may nakalagay dito. Tsaka hindi ganito yung ano niya, yung upper niya, hindi snake skin, ano, regular leather na mayroong embroidery dito ng Willow. Yun ang pagkakaalam ko, ah. Sinasabi ko lang. Ito 1.8. Baka mo lang matripan nyo, size 7.5. Immoral, size 9.5 na Nike SB Dunk Anti-Hero, kay Brian Anderson to. Kung hindi nyo alam, no, si Brian Anderson is yung first openly gay skateboarder, no? So ito yung collaboration niya with Nike SB, siguro o signature sneaker niya with Nike. 2,800 pesos po ito, gum sole with leather upper, tapos ayan, fabric yung ibang parts ng sneaker. Walang issue to, kasi walang issue, pero legitimacy kayo na po bahala tumingin. So ito yung kapares niya, ayan, makita niyo man dito BA, which is stands for Brian Anderson. So ayan, gum sole, leather, tsaka fabric material. Ito na nga mga Immoral, ipakita ko na sa inyo yung mga sapatos na pwede nyo pang makuha dito. Ayan, Fashion Delight na sila dito, yung dating Fashion Clothing. Ayan, naipakita ko na rin naman na sa inyo kung saan to banda, dito sa my show MRT station lang siya mismo, okay? Panoorin nyo yung video sa umpisa, okay? Kung mabot kayo dito, hindi nyo pinanood yung video sa umpisa, panoorin ninyo para malaman nyo kung paano sila na matuntun yun. So yun, maraming salamat sa panonood dito sa video mga Immoral, maraming salamat sa mga sumusuporta dito sa channel. Kung may nagustuhan kayo sapatos sa mga ipinakita natin, pakilike nyo na yung video. Kung meron akong nadaanan lang, hindi ko nasama sa feature, then puntahan nyo na lang sila dito. New arrival sila no October 8, so isang linggo pa lang, no? Kung medyo namamahal na ba kayo sa mga sneakers, then hintayin nyo sila mag-sale. Pero usually naman kasi pag ganyan, kahit mahal may mga pumapatos naman. So kayo na bahalang mag-desisyon. So yun, maraming salamat ulit sa panonood. Puntahan nyo yung bagong branch ng Fashion Delight dito sa Mandaluyong. At magkita kita tayo sa susunod na vlog. This is your boy Ace checking out. Peace and love everybody. Salutes!